Hi, Air Signs. Air talaga. Air Signs. Welcome back po dito sa iyong Daily Guidance. Tignan natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate. Tignan po natin. Okay, dumikit yung card. Wait. Dumikit. This is for you, Air Signs. Hello from heaven. Your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessings. So, maaaring may namimiss kang tao na nasa heaven na ngayon. This could be your mom, your cousin, na close mo, yung kapatid mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, kung sino pa yan, or tita mo. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka daw mag-alala kasi binibless ka nila, ginaguide ka din nila at the same time. Yes, kung may mabigat kang problema, i-let go mo na, hayaan mo nang sila yung magdala. Air signs. Lagi silang nandyan sa tabi mo. Matatakotin ka ba sa multo? What I mean is, kausapin mo lang sila kung nalulungkot ka kasi naririnig ka nila. New beginnings. So, may new beginnings for you today. So, kalimutan mo na. Hindi makalimutan. Kung may problema ka kahapon, air signs, huwag mo nang dalhin ngayon. Gemini, Libra, Aquarius. I-let go mo na. I-release mo na kasi nahihirapan ka lang. Huwag mo masyadong dibdibin. Nothing will come of this situation. So, yun nga, kalimutan mo na kung may dinaramdam ka man, may problema ka from yesterday. Kasi hindi siya makakatulong sa'yo. May stress ka lang. Masasaktan ka lang. Tingnan pa natin. New beginnings. Ano kaya yung new beginnings na to? This means na pwede kang ulit magsimula ngayong araw. Sabi ko nga kung ano yung pagkakamali mo, kung ano yung dinaramdam mo, kung ano yung problema mo kahapon, kalimutan mo na ngayon. Kasi mayroong bagong simula sa'yo. Mayroong magsisimula. Let's go. Tignan natin. So ito. Feel ko to. Broken heart. Wala na daw mangyayari dito. Bakit pa? Nasasaktan ka. Pwede kasing about ito, sa love life mo. Pwedeng about sa pera. Door to value, pahalagahan mo naman yung sarili mo. Air signs. Hindi na lang yung ikaw lagi yung nagpapahalaga sa nararamdaman ng ibang tao. Sarili mo naman yung isipin mo. Broken heart. So, yung ibabasa niyo dito, kakahiwalay lang or nalaman nyo na may third party yung person mo. Or sinabi na tong taong ito sa'yo na hindi kanya mahal. Tapos, hinahabol-habol mo pa rin. Ang sabi sa'yo dito, girl, oo, know your value naman. Mahalaga ka. Kung hindi ka pinapahalagahan ng taong ito, pahalagahan mo naman yung sarili mo. Hindi mo siya kailangang habulin. Parang know your worth. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Air signs. Tingnan natin. Karmic relationship. So, this is a karmic relationship. And some of you, soulmate. Meron ngang third party dito. So, naguguluhan yung person mo. Or maybe ikaw to. Air signs. Kasi, at the same time, kung tinututime kayo ng taong ito, maybe kayo yung soulmate niya. At yung third party, yung karmic relationship niya. Mukha nga yung person mo, hindi pa rin ito nakaka-move on from his or her ex. Pero meron dito, it's either babaero to or lalakero tong taong to. Nafe-feel ko dito parang naglalaro lang yung taong to. Hindi siya seryoso. Diba? Kaya nga, know your worth. Hindi mo kailangang habul-habulin yung taong to. Kahit pa sabihin natin na siya yung soulmate mo, siya yung karmic
mo, siya yung twin flame mo. Kasi hindi naman po doon natatapos na kailangan ba yung maging asawa mo is yung twin flame mo. Kailangan ba yung maging asawa mo is yung soulmate mo. Hindi naman po. Minsan nga, mas okay pa kung walang mga ganyan-ganyan. Walang, alam mo yung pinapahirapan nyo yung sarili nyo. Diba? O, pwede naman na mahal nyo lang yung isa't isa. Wala ng soulmate, wala ng karmic, wala ng twin flame na tinatawag. Tignan pa natin. Tignan pa po natin. So, minsan, yung mga madadaling bagay, huwag nating pahirapan yung sarili natin. Passion. So, mahal mo pa yung taong to, kaya nga nasasaktan ka. Maaaring marami ka ding na-invest sa taong to. Nag-invest ka sa kanya. Finances and career. Yes. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, ang nakikita ko dito is, maaring may paparating sa yung person. Oo, maaring soulmate mo to. Air signs. Kaya lang, dahil broken-hearted ka pa, hindi ka pa talaga ready na buksan yung pintuan ng puso mo. So, nahihirapan ka. Pero yung taong to, this person knows how to take care of you. Alam nito kung paano kalagaan. Alam nito yung value mo. Kahit sinasabi mo sa sarili mo na hindi, broken na nga ako, wala na akong halaga. Yung taong to, nakikita nito yung halaga mo. Nakikita nito yung ganda mo. As a person. As an individual. Nakikita nito na kayang-kaya ka pa niyang buuin. Diba? Ganun yung nakikita niya sa'yo. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa na sinasabi mo na itong taong to, itong sumira sa puso mo, ito na lang yung taong tatanggap sa'yo, ito na yung gusto mong makasama. Bakit ba kasi yung iba sa inyo, sinermo na na, no? Wala lang, gusto ko lang sabihin to. Ito kasi yung nakikita ko dito sa cards. Okay, ito po yung nakikita ko sa cards, kaya ito yung sinasabi sa inyo. Bakit ba kasi pinipilit nyo yung sarili nyo doon sa taong hindi kayo mahal, doon sa taong hindi kayo pinapahalagahan? Kapag nakita nyo po yung mga signs na yan, that is a sign, one of the signs of red flag. So, kailangan nyo nang ikat yung ties nyo dyan sa tao na yan kasi di na yan magbabago. Laging kayo lang yung sisisihin yan kung bakit siya gumawa ng mali. Oo, dahil magiging toxic na lang po yung relationship nyo or maaaring ikaw ngayon, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, ay nasa isang toxic na relationship. Pero ayaw mong bitawan. Natatakot ka na pag binitawan mo yung taong to, wala ka nang mahanap na iba. Yung iba po sa inyo, ganyan yung nararamdaman nyo. Yung iba naman, nakita nyo na yung halaga nyo nung naging broken-hearted kayo. Kasi mas pinahalagahan nyo yung sarili nyo. Mas minahal nyo yung sarili nyo. Eh no, kung yung tipong dati ginagastusan nyo yung ibang tao, ngayon, yung sarili nyo na yung ginagastusan nyo. Tignan pa po natin. This is for you, Air, Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Ten of Swords, diba? Dapang-dapa ka before Air Signs. Or maybe ito yung nararamdaman mo ngayon. Yung iba sa inyo, baka kakahiwalay lang. Akala mo wala ka nang kapupuntahan. Wala nang direksyon yung buhay mo. Baka iba sa inyo, may anak pa nung iniwan ng person na to, ng person mo. O, diba? Iniwan ka para daw maghanap siya ng magandang trabaho para sa future ng baby nyo, pero ang nangyari, iba yung nahanap niya. Nine of Cups. Okay, so huwag kang mag-alala kasi may blessings na darating sa'yo. Mabagal lang. Oo, kaya pala nag-worry ka. Ayan o. O, ang dami mong pinangangambahan, air signs, regarding your finances, regarding sa career mo, regarding sa puso mo, regarding sa magiging buhay ng anak mo, kasi iba po sa inyo, buntis. Mabagal, pero stable.
mas okay po yun kesa mabilis tapos biglang babagsak. Parang sa love, di ba? Mabilis, walang foundation, natapos kagad. Tignan po natin. This is for you, air signs. Ano ang mangyayari sa'yo ngayong araw, air signs? Possibilities, please. Ano ba ang darating sa'yo? Okay, the mouse denotes loss by theft. So, mag-ingat po kayo kasi baka yung iba sa inyo manakawan. Pero mababawi nyo din naman. Oo. Mababawi nyo din po kung ano yung nawala sa inyo. Ito ngayon, 7 of Pentacles. Mabagal siya, pero may progress. And, ayan naman, darating naman yung time na makukuha nyo talaga para kayo nasa langit. Alam mo yun, it's either sa darating na tao para sa'yo. Ayan, yan yung ipa-fulfill niya sa'yo na parang nasa heaven ka, nasa cloud 9 ka. Oo, kaya alagaan nyo po yung inyong mga puso, yung inyong mga isipan, kasi may new beginnings pa na darating for you, air signs. Hindi pa huli ang lahat. Maari ngayon, sinusubok ka, tinitingnan lang naman kung gano'n ka ba katatag, kung paano mo ba i-handle yung mga problema mo. At saka kung magkakababy ka na, iwasan mo yung pag-iisip ng mga negative things. Mas pansinin mo yung mga bagay na paparating sa'yo, yung mga bagay na mayroon ka pa. Oo, naranasan mo nang maging wala, air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Kaya pahalagahan mo, okay? Pahalagahan mo yung kung ano yung mayroon ka pa ngayon. Kung ano pa yung mga nakikita mo, yung nahawakan mo, yung nasa tabi mo. Instead, yung mga taong iniwan ka pagkatapos kuhanin lahat sa'yo. So, yan lang po ang reading mo for today, air signs. Medyo mabigat siya, actually. Pero, kayang-kaya mo yung lagpasan. Tandaan mo, wala nang kung gusto mo pang bumalik yung ex mo, kung hinihintay mo pa yung taong to, pero kahit isang hi, kahit isang hello man lang, wala kang marinig sa kanya, wala na pong mangyayari dyan. Naka-move on na yung taong yan, meron na siyang ibang inaasikaso. So, dapat mag-move on ka na rin, dapat iba na din yung asikasuhin mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo at sa kung ano pa yung magagawa mo para mas maging mabuti ang buhay mo. Okay, maraming salamat po and see you again on my next video, air signs. Enjoy your day. Ingat!